Balikan po natin ang ulat ni Emil Sumangil mula sa Quezon City. Emil, anong sitwasyon? Magandang tanghali, Pia, Rafi. Itong kahabaan ng E. Rodriguez Avenue patungo sa Araneta Avenue, boundary na ito ng Maynila at Quezon City. Ito ay hindi na nadaraanan ng anumang klase ng sasakyan sa mga oras na ito. Tanging yung mga rubber boat na lamang ng mga rescue team ang nakaka-penetrate dito sa area ng barangay Damayang lagi. Kanina, Pia, Rafi, ay nakasama tayo sa rescue operation ay sinagawa nitong Philippine Coast Guard at mga bata at yung mga mayroong mga edad na ang inuna at pinrioritize na ma-rescue mula sa kanilang mga tirahan dito sa area nga ng Barangay Damayang Lagi. Sa ating sukat, Pia, Rafi, ay halos lubog na yung ikalawang palapag ng mga bahay dito sa area at sinasabi nila bago mag-alas 5 ng umaga kanina, bago magliwanag, ay biglaan ang pagtaas ng tubig, makaraan daw umapaw yung namang dumadaloy na San Juan River na naririto malapit sa Araneta Avenue. Suspended ngayon, PRP, itong rescue operation na isinasagawa nitong Philippine Coast Guard maging nitong CBs ng Philippine Navy dahil sa lakas ng current o yung kuryente doon sa area na kung saan lubog yung residential area ng barangay Damayang Lagi. Sa ating bilang, Rafi, Pia, mahigit 20 sasakyan na naririto sa area ng De Los Santos Medical Center ang tuluyan ng lumubog at palagay ko hindi na mapapaandar basta-basta ito dahil iba-iba yung posisyon nila, Pia, Rafi. Merong nakasubsob, merong nakatiyaya. At ayon sa mga nakausap natin kanina, nung tayo ay mag-ikot dito sa flooded area ng Barangay Damayang Lagi, mula raw ito sa parking lot ng ospital at inagos o itinulak ng tubig baha palabas dito sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue. Sa mga sandaling ito, nanawagan na yung mga kagawad ng Special Operations Group ng Philippine Coast Guard sa mga ahensya pa ng pamahalaan na kumaari ay respondihan pa itong area ng barangay Damayang Lagi para nga mapabilis yung isinasagawang rescue operation. Yung kasing sinakyan nating rubber boat kanina, Pia, Rafi, na ang tasking ay iligtas yung mga meron kasing caller o merong natanggap na tawag itong mga otoridad na di umano ay merong mga may edad, mga matatanda na nasa bubungan ng isang bahay at nagpapa-rescue. Pinuntahan ito ng Philippine Coast Guard matagumpay na nailigtas na isakay sa rubber boat. Kanya nga lamang nung tayo ay pabalik na tumama yung rubber boat PRP sa isang nakausling bakal. Dahilan para ito'y mabutas. Dali-daling bumalik sa command center itong Philippine Coast Guard para remedyuhan yung nabutas na bahagi ng rubber boat dahil talaga namang lumundo itong sinasakyan nating rubber boat na ginagamit sa rescue operation. At isinakay na ito ngayon sa truck ng Philippine Coast Guard at ibinalik dito sa kanilang headquarters sa Maynila para remedyuhan nga yung nabutas na rubber boat. Pero sa sandaling ito, dumating na rin yung rubber boat, yung logistic support ng CBs ng Philippine Navy. Meron silang dalang apat na rubber boat dito. Ito ngayon ang pansamantalang hahalili sa isinasagawang rescue operation matapos nga na mabutas itong rubber boat ng Philippine Coast Guard sa kanilang pagtansya maging doon sa pahayag ng barangay officials nitong Damayang Lagi ay mahigit 1,000 pamilya pa yung kailangan sanang madala dito sa mas mataas na area ng E. Rodriguez Avenue dahil talagang lubog na doon sa area kanina, Rafi. Lahat ng mga residenteng ating nakita ng makapenetrate yung rubber boat ng Philippine Coast Guard ay nasa bubungan na ng kanilang bahay. Umihingi sila ng saklolo, particular mga pagkain dahil sa sitwasyon ngayon sa ating nakikita ay imposible silang makalabas sa kanilang mga tirahan at makarating dito sa command center, dito sa mas mataas na lugar para sila ay makabili ng kanilang mga pagkain, Rafi, Pia. Emil, nabanggit mo no, na pansamantalang itinigil yung rescue operations dahil malakas ang current. Sa ngayon ba, malakas pa rin yung buhos ng ulan? Bago tayo sumahin papawid, Rafi, Pia, sa karunayan, bumuhos na naman itong ulan. Zero visibility. Hindi ko nakikita. Narito ako ngayon sa harapan ng Trinity College, yung Trinity University of Asia. Sa E. Rodriguez? At hindi ko makita. Yes. Hindi ko makita sa kahabaan ng E. Rodriguez. Hindi ko makita. Hindi makikita. Hindi maaaninag yung stoplight na nasa kanto ng Araneta Avenue dahil sa lakas
ng buhos ng ulan. Nag-zero visibility. Kanina, Rafi, Pia, pasado alas 11 na tanghali, ay medyo luminaw yung kalangitan. At akala nga natin ay araw na, pero bigla na naman dumilim. At sa kasalukuyan, napakalakas na naman ang buhos ng ulan. Yung rescue operation nga ay suspended. Yung mga evacuees, yung mga nailigtas kanina ng mga otoridad, ay nananatili dito sa paanan ng isang ginagawang condominium building. Dito lang sila sa bangketa, nakaupo at kumakain ng merong tala. Yung mga barangay officials dito na kung ano nung mami, merong lugaw dito. Ito yung kanilang antawid gutom. At yung kanilang mga kamag-anak, karamihan sa kanilang mga kamag-anak ay nananatili raw na trapped doon sa area ng residential area ng barangay Damayang Lagi at nag-aantabay ng responde mula dito sa mga otoridad. Pia, Rafi. Alright, Emil, maraming salamat at babalikan ka ulit namin mamaya para sa iba pang updates at mag-iingat kayo dyan. Si Emil Sumangil po, live mula sa Quezon City.